Hi guys! Today is April 8th and today is the 25th day of the Enhanced Community Quarantine. And ngayon magpo-focus tayo sa knee exercises. Actually, may mga nag-request sa akin nito. Seryoso. Di ko alam na meron palang nakakapansin ng aking mga ginagawa. Ano. So eto, since ako ay may injury nung 2015 at naoperahan ako sa tuhod, kahit papaano may knowledge naman ako na pwede kong ma-share sa inyo from my PT and of course from my experiences sa bachelor's degree ko, kasi nga alam naman major in PE tayo. But disclaimer lang, hindi po ako expert dito. Kung ano lang po yung mga natutunan ko na ina-apply ko sa akin, is I want to share this to you and nasa sa inyo naman if you want to adapt it or not. Okay? Knee is such a big factor kasi bukod sa paa natin, knee din ang isa sa mga pinakasumasalo ng buong weight natin. That is why marami tayong pwedeng maramdaman. Say for example, yung mga bigla ang knee pain or madalas na knee pain. Maraming factors kung bakit tayo nagkakaroon ng knee pain. Pwedeng, of course, nagkaroon tayo ng injury. Pangalawa, yung bigat natin, hindi na proportionate talaga sa atin. So, syempre, pag mas bumibigat tayo, mas prone tayo sa injury sa foot and sa knee. And then, of course, pag masyado nating napupwersa yung tuhod natin, pag na-overwork tayo, yan yung mga pwedeng factors kung bakit nagkakaroon tayo ng mga knee pains. So, ngayon, yung focus ng vlog ko is ano ba yung mga pwede natin gawin sa bahay para ma-lessen natin yung pain. And aside from that, knee strengthening exercises na rin. So again, ito, yung mga exercises na to, it varies depending on you. Hindi naman porket ginawa mo ito na isa, dalawang beses mawala na yung knee pain. Marami din kasing pwedeng factors nung tanggal ng knee pain natin. Kung kunyari nag-exercise tayo, pero yung food intake natin is hindi naman natin nababalance, bali wala rin. Lalong-lalo na yung mga mahilig kumain ng foods na mataas sa uric acid. Of course, may kinalaman din yun sa knees natin. So, while we do this, while we deal with strengthening the knees and tanggalin yung knee pain natin, sana we're disciplined enough to watch what we eat as well. Tips lang pala, bago tayo magsimula. Unang-una, kailangan proper yung position natin, yung form natin. Second, take it slow and steady. Pangatlo, proper breathing natin, yung paghinga natin, importante. Pang-apat, you should know when to stop. Pagka hindi mo pa kaya, huwag mo munang ipilit. Like for example, kung 10 to 20 ang sinabi ko, pero 10 lang ang kaya mo, 10 muna yung gawin mo. Huwag mo siyang puwersahin kasi strengthening the knees to and pag-alis ng pain, hindi yung pagpuwersa lalo sa knees natin. So, take it step by step. Pwede mo siyang gawin na ganito muna, sabihin na natin na 10 muna ngayong araw, tapos bukas 10 uli. Sa pangatlong araw, try natin 15. Sa pangapat na araw, 15 uli. Sa panglimang araw, 20. Depende kung ilan yung makakayanan mo. So, pagka nakaramdam ka na ng hirap or nasistrain ka na, pwede ka namang tumigil. So, in dealing with knee pain and knee strengthening exercises, kailangan importante na maintindihan natin how this works. Hindi porket o knee strengthening lang kailangan, nakafocus lang tayo sa knees. We should also focus dun sa muscles na nakaka-apekto sa knees natin because as you all know, muscles protects the knees itself. So kung hindi siya toned, kung hindi siya strong, malaki ang possibility na pwedeng mag-weaken yung tuhod natin or maging prone tayo sa injury. So ano-ano nga ba yung mga muscles na nakaka-apekto sa performance ng knees natin or kung ano yung mga muscles na may kinalaman pagdating dun sa pagmamaneuver or pagmamobilize ng knees natin. So, first one is the calf muscles. Mga calf muscles natin, nandito siya. Tapos, ito naman yung tinatawag na quad muscles, yung nasa
may femur sa taas na area. Tapos sa lateral side niya, ito naman yung tinatawag na hamstring muscles. Tapos meron tayo dito ang IT band from the butt hanggang dito sa gilid. Yan. IT band yung tawag doon. So mostly ng mga exercises na gagawin natin, may kinalaman yun sa mga muscles na binanggit ko. The calf, the hamstring, the quad, and the IT band. Okay, so discuss ko muna yung dalawang to. So kung kayo ay may injuries and you want to protect your patella, kailangan patellar support ang gagamitin nyo para may bigay siyang protection. So ito yung parang merong bakal dito, tapos dito yung patella mo. Tapos kailangan proper yung fit nito kasi pag masyadong masikip, maapektan yung blood circulation. Pag masyadong maluwag, dudulas lang siya, wala siyang mabibigay na protection. Pagka naman ikaw ay nakaka-experience ng arthritis or ano lang, sudden knee pain lang, pero wala ka namang injury or anything na accident, tapos gusto mo lang talaga na magkaroon ng ang tawag dito, firmness pagdating dun sa area na to, pwede kang magsuot ng compression sleeves. Ganun din, kailangan sa compression sleeves proper yung ano natin, yung sizing natin. Kasi pag masyadong masikip, maapekto ng blood circulation. Pag masyadong maluwag, hindi, wala siyang mabibigay na kahit anong benefit sa'yo.
So, ayun lang guys. Sana nakatulong yung mga home exercises na pwede nyong gawin. Kahit saan, sa bahay, kahit anong suot ninyo, okay lang. Yung mga yon, please do it slowly but surely. Laging yung tatandaan na kailangan pag ginawa niyo yung activity, laging maayos yung form ninyo. Kasi syempre, ang focus ng exercise na yun is knees. So, dapat yung foot natin, nasa flat surface yan. So, yun lang. And sana wala kayong maramdaman na kahit anong masakit. Lalo na ngayong sitwasyon natin ng COVID-19 and naka-quarantine tayo. Let us stay fit. Let us stay healthy. And again, if you like this kind of video or if you enjoyed this video, kindly like the video itself. Kindly do subscribe on my channel and hit the bell button para naman ma-notify kayo sa mga further videos na i-upload. So, again, this has been Maria Gratz. See you on my next vlog. Bye!